Marshall Peak, Kabanata 3813. Sinisira ng isang palad ang lahat. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, ang panig ng Star Boundary ay tila walang pagpipilian kundi tanggapin ang kanilang kapalaran at tanggapin ang kanilang kamatayan. Gayunpaman, hindi ito nakilala ni Yang Kai at ng iba pang dakilang emperador. Mahirap mang pigilan ang kalaban, nasugatan man ang lahat, puno pa rin sila ng fighting spirit. Ito ang langit at lupa na nagsilang sa kanila, kaya paano nila ito tatalikuran? Bukod dito, kung wala ang suporta nitong langit at lupa, ang mga dakilang emperador ay hindi na magiging mga dakilang emperador. Dahil nagpakita ang dakilang Demon God, kung hindi nila siya mapapatay dito, tiyak na mamamatay ang Star Boundary, at lahat ay mamamatay lamang. Sa mahigpit na pagsasalita, ang dakilang Demon God sa harap nila ay hindi-hindi matatalo sa mata ng mga dakilang emperador. Ang mga nakaraang pag-atake ay nagdulot na ng kaunting pinsala sa kanya, at kahit na ang mga pinsala ay hindi malubha, sila ay may pag-asa pa rin. Ang pangunahing dahilan ng kasalukuyang sitwasyon ay ang 7 dakilang emperador, na nakatakas lamang, ay hindi maipakita ang kanilang buong lakas. Nakulong sila sa hindi maipaliwanag na espasyong iyon sa loob ng ilang taon, at sumailalim din sa secret technique ng Demon Saint, kaya wala na sila sa kanilang peak. Sa sandaling ito, ang 7 dakilang emperador, na pinamumunuan ni Zhan Wuhen, ay hindi makapagpakita ng kahit 70% ng kanilang pinakamataas na lakas. Sa pagharap sa Demon Saint na ang lakas ay nabawasan na rin, kaya pa rin nilang tumayo, ngunit sa pagharap sa dakilang Demon God na nakipagsanib sa maraming Demon Saints, sila ay medyo walang kapangyarihan. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Gweng! Isang kakaibang hagong ang narinig, at isang napakalakas na aura ang biglang sumabog. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakitang na-distort ang espasyo ni Zhan Wuhen. Ang kanyang mahabang buhok at damit ay lumipad ng walang hangin, at ang ibabaw ng kanyang katawan ay napuno ng isang layer ng madilim na pulang ilaw. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Yang Kai. Noong una, medyo nag-aalala siya, ngunit pagkatapos ay gumaan kaagad ang pakiramdam niya. Ang pagkilos ni Zhan Wuhen ay walang alinlangan na nagpapasigla sa sarili niyang dugo, na sinusunog ito kapalit ng higit na lakas. Ang ganitong aksyon ay katulad ng pag-inom ng lason upang pawiin ang uhaw. Ang kakanyahan ng dugo ay ang kakanyahan ng paglilinang ng isang tao, kaya hindi ito maaaring gamitin ng basta-basta. Kapag nagamit na ito, anuman ang tagumpay o kabiguan, tiyak na magdudulot ito ng malaking pinsala sa Yuan Chi ng isang tao. Sa mga malubhang kaso, maaari pa itong makapinsala sa paglilinang ng isang tao. Bilang mga dakilang emperador, bakit nila ito gagawin maliban kung wala silang ibang pagpipilian? Gayunpaman, sa sandaling ito, si Zhan Wuhen ay walang pakialam. Kung nawasak ang Star Boundary, paano magkakaroon ng hindi nasaktang itlog sa ilalim ng nakabaligtad na pugad? Para sa kapakanan ng mundong ito, hindi banggitin ang pagsunog ng kanyang asensya ng dugo, kahit na kailanganin niyang isakripisyo ang kanyang buhay, si Zhan Wuhen ay hindi man lang sisimangot. Buzz! Parang napag-usapan na nila ito noon paman, pagkatapos sunugin ni Zhan Wuhen ang kanyang essence blood, ang iba pang Great Emperors ay sumunod na rin. Sa isang iglap, unti-unting tumaas ang kanilang bahagyang nanghihinang aura. Hindi lamang sila nakabawi sa kanilang pinakamataas na lakas, nalampasan pa nila ito. Ang sigla ng mga dakilang emperador ay labis na masigla. Matapos masunog ang kanilang asensya ng dugo, isang nakasisilaw na liwanag ang agad na lumitaw sa pagitan ng langit at lupa, nakasingkapal ng dugo. Lumakas ang isipan ni Yang Kai habang napuno ng hindi mapigil ang salpok ang kanyang dibdib. Sa dagandong ng dragon, nasusunog din ang kakanyahan ng dugo niya. Gayunpaman, ang kanyang sitwasyon ay iba sa ibang mga dakilang emperador. Si Zhan Wuhen at ang iba pa ay sinunog ang kanilang asensya ng dugo at natatakpan ng pulang dugo na ilaw, habang ang katawan ni Yang Kai ay nababalot ng maningning na gintong liwanag. Para siyang nag-transform sa isang nakakasilaw na araw, pinawi ang ulap sa pagitan ng langit at lupa. Ang nakakasilaw na gininto ang araw ay biglang tumalon sa langit, huminto sandali bago sumugod sa harap ng dakilang Demon God. Nababalot ng gininto ang liwanag na ito, ang Black Dragon Spear ay naging hindi mabilang na anino ng sibat. Ang bawat hampas ng sibat ay naglalaman ng napakalakas na true meaning of the martial Dao, at sa bawat strike, isang malaking black sphere ang masisira. Nabasag ang kawalan habang ang dakilang Demon God ay sumarasyuray pabalik. Umungol siya, "Ignorant scoundrel, you still dare to resist?" Pag-indayog ng kanyang kamao, isang marahas na puwersa ang sumulong. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat upang harangan ito, ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas.
Isang subo ng dugo ang kumukulo sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong nilunok pabalik. Yumanig ang mga dragon sa kalangitan habang ang dalawang mahusay na elder ng lahi ng dragon ay umatake mula sa kaliwa at kanan. Ang kanilang daangzang mahabang katawan ay naglabas ng isang napakatalino na aura habang ibinuka nila ang kanilang mga bibig at naglalabas ng hininga ng dragon patungo sa dakilang demon god. Ang dakilang demon god ay hindi umiwas, o sa halip, wala siyang intensyon na umiwas sa simula. Hinayaan na lang niyang tumama ang hininga ng dragon sa kanyang katawan. Nang iunat niya ang kanyang kanang kamay, bigla itong naging abnormal na tuyo at nalante. Ngunit kasabay nito, naglabas ito ng lubhang mapanganib na aura. Dugo ay tumalsik sa langit habang ang dakilang elder ay umatras na may malungkot na sigaw. Ang isang malaking piraso ng laman ay napunit mula sa kanyang dibdib at ang dragon scales ay nabalatan. Kung hindi dahil sa isinakripisyon ni Futi ang kanyang sarili upang iligtas siya sa kritikal na sandali, magdududa ang lahat kung ang Great Elder ng lahi ng dragon ay nakaligtas sa pag-ataking ito. Si Yang Kai, na pinilit na bumalik, ay pinaikit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanang kamay ng dakilang demon god. Bahagya niyang naramdaman na kakaiba ang kamay na ito. Bago ito, ang kanang kamay ng dakilang demon god ay hindi naging ganito, ngunit ngayon lang, tila nagbago ito. Mag-ingat ka sa kanang kamay, baka ito na ang labi ng kanyang pangunahing katawan. Ang boses ni Zhan Wuhen ay narinig sa tenga ni Yang Kai. Walang nakakaalam ng higit sa kanya kung gaano nakakatakot ang kamay na ito. Dati, nang siya ay nakulong sa hindi maipaliwanag na espasyong iyon, minsan ay gumamit si Wang Wuji ng isang lantang putol na palad para harapin siya. Bagamat ang putol na palad na iyon ay nalante at naagnas, ang kapangyarihang pumatay na maipapakita nito ay lubhang nakagigimbal. Naisip din ito ni Zhan Wuhen noon. Kung ang isang putol na palad ay maaaring magpakita ng gayong kapangyarihan, kung gayon gaano kalakas ang may-ari nito. Iyon ay hanggang sa nakilala niya ang dakilang demon god. Ang putol na palad na iyon ay walang alinlangan na kamay ng dakilang demon god. Sa kanyang pakikipaglaban sa dakilang emperor ng Fluong Time, nawasak ang kaluluwa ng dakilang emperador ng dakilang emperador at nawasak ang katawan ng dakilang demon god. Gayunpaman, ang sirang palad na ito ay napanatili hanggang ngayon. Dahil sinapian ng dakilang demon god ang katawan ni Wang Wuji, natural niyang binawi ang putol na palad na pinoprotektahan ni Wang Wuji. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagpapakita na ito ng tunay na kapangyarihan. Sa mga kamay ni Wang Wuji, ang putol na palad ay isang sirang palad lamang, at ang kapangyarihan na maipapakita nito ay limitado, ngunit sa mga kamay ng dakilang demon god, ang buong kapangyarihan ng sirang palad ay walang alinlangan na pinakawalan. Sa isang palad, maaari nitong masira ang lahat ng pamamaraan. Habang ipinapadala niya ang kanyang boses sa iba, si Zhan Wuhen ay nagmamadaling lumabas, inabot ang kamay upang kunin ang Iron Blood Banner sa kanyang likod at pinalipad ito patungo sa dakilang demon god. Ang banner ay pumutok ng malakas sa hangin, na agad na sumasakop sa isang lugar na 100 kilometro, ganap na bumabalot sa nakapalibot na espasyo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, na may mahinang tunog ng pagpunit, isang higanteng kamay ang umabot mula sa lugar na nababalot ng banner. Ang dakilang demon god ay nakatakas at ang Iron Blood Banner ay napunit. Sinamantala ang pagkakataong ito, sumugod ang mga dakilang emperador na parang mga bulalakaw, at sa gitna ng madugong liwanag, ang divine technique ng Great Emperors ay sunod-sunod na pinakawalan. Ang dakilang demon god ay makapangyarihan at hindi magagapi, ngunit sa huli, dalawang kamao ang hindi makakapantay sa apat. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng mga dakilang emperador, hindi mapigilan ng dakilang demon god ang lahat ng kanilang pag-atake. Sa isang malakas na dagandong, ang kanyang ilang libong zang na matangkad na katawan ay umindayog ng ilang beses habang ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang katawan. Nagdurusa sa sakit, ang mga mata ng dakilang demon god ay napuno ng galit. Ganap na inabandona ang kanyang mga depensa, umabot siya upang sunggaban sa isang tiyak na lugar sa kawalan. Sa direksyon na iyon, tinakpan ni Fu Shan ang nasugatan na si Zhou Yan habang sila ay umatras, ngunit nang makita niya ang higanteng kamay na papalapit sa kanya, hindi siya nakaiwas at nahawakan ang kanyang buntot ng dragon. Ang ilang daang Zhang Long dragon body ay parang isang maliit na ahas sa kamay ng dakilang demon god habang kinakaladkad ito sa kanyang harapan. Nagulat si Zhou Yan at sumugod para iligtas siya. Bubunutan ko ang mga litid mo at aalisin ko ang balat mo. Ang dakilang demon god ay umungal at talagang ginawa ito, ang kanyang kanang kamay ay tumutusok patungo sa likod ni Fu Shan. Ang depensa na ipinagmamalaki ng lahi ng dragon ay kasing mahina ng papel sa harap ng dakilang demon god. Habang tumalsik ang dugo, sumigaw si Fu Shan sa kalungkutan. Ang dakilang demon god ay naikuyong muli ang kanyang kamao at mabangis na hinayla palabas.
Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, tumambad ang mga litid ng dragon sa likod ni Fushan, na parabang bubunutin sila sa susunod na sandali. Ang mga batas ng kalawakan ay lumakas nang dumating si Yang Kai sa harap ng dakilang Demon God sa isang iglap. Buong lakas, itinutok niya ang kanyang sibat sa kaliwang mata ng dakilang Demon God. Malamig na ipinikit ng dakilang Demon God ang kanyang mga mata, at kasabay nito, ang kanyang gumugulong na demonic chi ay napunta sa kanyang kaliwang mata. Tinamaan ng Black Dragon Spear ang kanyang nakapikit na talukap, at parang natusok nito ang pinakamatigas na metal, isang nakakatalim na tunog ng friction ang maririnig habang lumilipad ang mga sparks kung saan-saan. Ang agresibong sibat na ito ay nag-iwan lamang ng bahagyang bakas ng dugo sa talukap ng mata ng dakilang Demon God, at hindi nagdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Isang apoy ang lumipad at pumulupot sa kanang palso ng dakilang Demon God, na agad na naging isang singsing ng apoy. Ang Primal Chaos Sacred Fire ay nasunog ng husto, at isang aura na maaaring sumunog sa lahat ng bagay at isang nasusunog na amoy ang pumuno sa hangin. Ang dakilang Demon God ay umungal sa sakit, at ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang lumuwag. Sinamantala ang pagkakataong ito, ibinaling ni Fushan ang kanyang ulo at kumagat sa dakilang Demon God. Ang kanyang matatalas na ngipin ng dragon ay walang awa na tumusok sa braso ng dakilang Demon God, na pinunit ang isang malaking piraso ng laman. Sumuntok si Taiyu, at ang isang kamaong bakal na maaaring makalusot sa kawalan ay bumagsak patungo sa likod ng dakilang Demon God. Ang divine technique ng ibang dakilang emperador ay tumama din, at lahat sila ay bumati sa kanang kamay ng dakilang Demon God. Maliit ang lakas ng isang tao, ngunit may higit na lakas ang dalawang dakilang emperador. Gaano kakilakilabot ang pinagsamang pag-atake ng mga dakilang emperador. Kahit anong ayaw niya, hindi maiwasang maging matamlay ang mga galaw ng kamay niya. Sinamantala ni Fushan ang pagkakataong ito, winalis ni Fushan ang Divine Dragon Tail sa dibdib ng Great Demon God, na nagdulot ng nakakabinging tunog. Napaatras ang dakilang Demon God, at tuluyang nakalaya si Fushan, ang kanyang dugo ng dragon ay nagwisik sa kalangitan. Mula nang magbago ang kanang kamay, dalawang beses na umatake ang dakilang Demon God, at ang dalawang dakilang elder ng lahi ng dragon ay nasugatan na. Ang isa sa kanila ay may malaking piraso ng laman na natanggal sa kanyang dibdib, at ang isa naman ay halos mabunot ang kanyang mga litid ng dragon. Ang sitwasyon ay lubhang mapanganib, at ito ay nagpanginig sa puso ng lahat. Ngunit walang umatras. Maging ang nasugatan na sina Zoyan at Fushan ay hindi umatras. Matapos magkita ang mag-asawa, tumalikod sila at sumugod muli sa dakilang Demon God. Ang mga aura ng dalawang dragon ay tila nagsanib sa isa sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa isa't isa, at ang dalawang dragon ay umikot sa paligid ng dakilang Demon God mula sa magkabilang panig. Mula nang magsimula ang labanan, maliban kung ang isang panig ay ganap na natalo, imposibleng huminto. Ang mga dagandong at dagandong ay kumalat sa bawat sulok ng hangganan ng bituin, at ang mga pagyanig ng langit at lupa ay kumalat sa pinakamalayong sulok. Dumudugo si Yang Kai, dumudugo ang dalawang dakilang elder ng lahi ng dragon, dumudugo ang iba pang dakilang emperor, at dumudugo din ang dakilang Demon God. Ang mga nakakatakot na bitik ay lumitaw sa katawan ni Taiyu na tila gawa sa bato. Sa labanang ito, lahat ay lumabas ng todo, at walang nang ahas na magpigil. Sa labanan ngayon, mamatay ka, o mamatay ako. Ang Great Emperors of Heaven's Revelations ay nagligtas ng iba ng maraming beses sa mga kritikal na sandali, ngunit bilang presyo, ang Black Tortoise Shield na sinamahan niya sa loob ng maraming taon ay nabasag din ng dakilang Demon God. Lumalabo at lumalabo ang ningning ng Primal Chaos Sacred Flame, tulad ng liwanag ng kandila sa isang bagyo na maaaring mapatay anumang oras. Sa sandaling ito, nakulong ito ng isang purong demonic chi. Ang Great Emperors of Wondrous Peels ay gumawa ng mga hand seal gamit ang isang kamay, na kinokontrol ang Primal Chaos Sacred Flame upang sunugin ang demonic chi, habang inuubos din ang enerhiya ng Great Demon God. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at pinasok niya ang isang malaking halaga ng mga spirit pill sa kanyang bibig. Ang isa sa mga braso ni Taiyu ay nakabitin ng mahina sa kanyang tagiliran, at nang tumakbo siya, wala na sa kanya ang hindi mapigil ang momentum na mayroon siya noon, at siya ngayon ay nakapikit. Ang katawan ni Yang Kai ay tumutulo ng dugo, at ang madugong liwanag na bumabalot sa katawan ng ang mga dakilang emperador ay hindi mapapantayan din. Marshall Peak, Kabanata 3814. Baliin ang kanyang braso. Ang mga dakilang emperador ay naghahabol ng hininga habang ang katawan ng dakilang Demon God ay natatakpan ng mga sugat. Ang labanan ay umabot na sa pinakakritikal na yugto nito. Bagamat ang mga mata ng dakilang Demon God ay matayog at mayabang, na patuloy na tinatawag silang mga langgam,
Ang 12-12 ng mga langgam sa kanyang harapan ay mayroon ng mga kwalipikasyon upang banta ang kanyang buhay. Kung tutusin, wala siya sa kanyang pick. Kahit na ang kanyang plano sa pagkakataong ito ay ganap na tagumpay at nagawa niyang lumunin ang spiritual aura ng Star Boundary, ang tanging epekto na maaari niyang makamit ay isang muling pagbabangon. Kung gusto niyang ganap na gumaling, kakailanganin niya ng mahabang flow ang Time Great Emperor para tumira at masigasig na linangin. Hindi banggitin na kahit ang kanyang orihinal na plano ay dumanas ng pag-urong. Sa kasalukuyan, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang kanyang lakas na maipapakita niya, ngunit ang maliit na lakas na ito ay sapat na upang pilitin ang Star Boundary na lumabas ng todo. Umalingaw-ngaw ang malalakas na ingay na may halong dagandong at dagandong. Sunod-sunod na figure ang pinadala pabalik-balik bilang Divine Technique pagkatapos na mumulaklak ang Divine Technique. Ang lakas na maipapakita ng lahat ay nababawasan. Ito ang kaso para sa dakilang Demon God, at ito rin ang kaso para sa mga dakilang emperador. Ang gayong matinding labanan ay isang malaking pasanin sa sinuman. Isang tiyak na sandali, si Zhan Wuhen ay determinadong humakbang pasulong, ang kanyang orihinal na mahinang aura ay biglang sumisigaw habang siya ay sumisigaw, baliin ang kanyang palad. Pagkatapos ng mahabang panahon na labanan, makikita ng lahat na kung hindi dahil sa kanang kamay ng dakilang Demon God, ang lakas na maipapakita ngayon ng dakilang Demon God ay tiyak na mababawasan ng husto. Gayunpaman, ang lakas ng kanang kamay na iyon ay sadyang sobrang nakakatakot, na naging sanhi ng pag-atake ng lahat upang mahadlangan. Hanggat maaari nilang putulin ang kamay na iyon, ito ay katumbas ng pag-alis sa pinakamatalim na pag-atake ng dakilang Demon God. Sa oras na iyon, tiyak na mababago nila ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil dito, ang target ni Zhan Wuhen ay ang kanang kamay ng dakilang Demon God. Naintindihan ng lahat, kinagat ng Great Emperors of Wonders Peel ang dulo ng kanilang mga dila at iniluwa ang isang subo ng Essence Blood. Ang kakanyahan ng dugo ay natunaw sa kawalan at naging hindi nakikita. Ang Primal Chaos Sacred Flame, na nakulong ng purong Demonic Chi, ay biglang namukadkad ng nakakasilaw na liwanag. Sinunog nito ang Demonic Chi sa paligid nito at pumulupot sa kanang kamay ng dakilang demonic na Diyos na parang ahas na apoy. Sinuntok ni Martial Beast, at umatake si Ice Feather Flower. Maging ang Great Emperors of Heaven's Revelations, na siyang namamahala sa depensa, ay naglabas ng isang sinaunang tansong barya. Nakabalot sa barya, sila ay naging isang sinag ng berdeng ilaw at nilaslas ang kanang kamay ng dakilang demonic na Diyos. Ibinuhos ng Great Emperors of the Seren Soul ang kanilang soul energy at inatake ang Great Demonic God Sea of Consciousness. Agad na umagos ang dugo mula sa kanyang pitong butas at umindayog ang kanyang buong katawan. Nakakatakot mapatla ang mukha niya. Nagsanib puwersa din ang dalawang dakilang elder ng lahi ng dragon at sumugod. Nagsalo-salo sila sa isa't isa at naging dalawang bahid ng berde at puting liwanag, dala ang isang matatag na determinasyon na hindi nababalik. Kakaibang tumawa si Wukong, galing. Galing. Wahahaha. Tumawa siya ng nakakaloko at umatake pa ng loko. Ang anino ng Universe World sa likod niya ay ganap na sumanib sa kanyang katawan, at ginamit niya ang lahat ng kanyang cultivation upang ituro ang kanyang daliri pababa. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng dakilang demonic na Diyos. Bagamat palagi siyang nakikipaglaban sa pinakamalakas na puwersa sa buong Star Boundary, palagi siyang nagtitiwala sa kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakaramdam siya ng bakas ng krisis. Ang pag-ikot ng mabangis na pag-atake na ito ay naging dahilan upang maging siya ay nanginginig sa takot. Ang malaking tayo ay bumagsak mula sa langit at binasag ang kanyang kamao. Ang dakilang demonic na Diyos ay umungal at itinaas ang kanyang kamao upang salubungin ang pag-atake. Dalawang kamao na kasing laki ng maliliit na bundok ang nagbanggaan, na nagbunga ng malakas na tunog na yumanig sa kalangitan. Ang mga paa ng dakilang demonic na Diyos ay lumubog at bumagsak ang kanyang buong katawan sa lupa. Gamit ang kanyang mga paa bilang sentro, gumuho ang lupa. Pinalipad si Taiyu. Ang mga nakakatakot na bitik ay biglang lumitaw sa kanyang katawan na ilang daang metro ang taas. Ang malalaking tipak ng kanyang katawan ay nahulog sa lupa at nagkawatak-watak pagkatapos lumipad ng ilang daang metro. Ang mga mata ni Yang Kai ay malapit nang lumabas sa kanilang mga socket. Wala siyang oras upang maingat na suriin ang sitwasyon ni Xiao Xiao. Itinutok niya ang kanyang sibat sa kanang pulso ng Great Demonic God na hindi niya nagawang bawiin sa oras. Tumalsik ang dugo habang direktang pinutol ng malaking Black Dragon Spear ang isang malaking sugat sa pulso ng Great Demonic God na inilantad ang mga kalamnan at buto sa loob. Scram! Ang dakilang demonic na Diyos ay umungal at naglabas ng isang sabog ng hangin na tinangay si Yang Kai. Sa oras na ito, dumating ang mga pag-atake ni na Zhan Wuhen, Bing Yu, at Hua Ying.
Pagkatapos ng ilang mainit na tunog, mahigit kalahati ng kanang kamay ng dakilang demonic na Diyos ang nabali. Damalay ang dugo mula sa sugat at nagsimulang mabuo ang demonic chi. Dumating din ang dalawang matanda sa lahi ng dragon. Iniunat nila ang kanilang mga kuko ng dragon at mahigpit na pinigilan ang paggalaw ng dakilang demonic na Diyos. Ibinuka nila ang dagwang mga bibig at kinagat ang sugat, pinunit ang laman at dugo. Ang kanang kamay ng dakilang demonic na Diyos ay nabasag, at ang dalawang elder ng lahi ng dragon ay nagpakawala ng malungkot na sigaw habang sila ay nadurodge sa lupa. Lumipad ang Primal Chaos Sacred Flame at pinulupot ang putol na kamay. Sa isang sizzling sound, ang sugat ay mabilis na lumaki at maging ang mga buto sa loob ay nabali. Ang dakilang demonic na Diyos ay nagalit. Inabot niya ang isa niyang kamay at hinawakan ang Primal Chaos Sacred Flame, mabangis na hinugot ito. Kaagad, sa ilalim ng hindi makapaniwalang mga tingin ng lahat ng naroroon, ang dakilang demonic na Diyos ay pinasok ito sa kanyang bibig at nagsimulang umunguya. Mula sa kanyang bibig at ilong, bumubulusok ang apoy, ngunit mabangis ang ekspresyon ng dakilang demonic na Diyos habang pinipilit niyang magtiis. Ang Wand Eris Pill Great Emperor's complexion ay agad na naging kasing puti ng papel at siya ay umubo ng isang subo ng dugo. Ang Primal Chaos Sacred Flame ay pinino niya sa loob ng 10,000 taon at matagal nang naging isa sa kanyang kaluluwa. Ngayong pinaglaruan ito ng dakilang demonic na Diyos, nakaranas din siya ng malaking pinsala. Break mo na ako, umungol si Wukong habang ibinubuhos niya ang lahat ng lakas niya sa kanyang daliri at itinuro ang sugat sa kanang kamay ng dakilang demonic na Diyos. Kache! Sa isang malutong na tunog, ang kanang kamay ng dakilang demonic na Diyos ay nahiwalay sa kanyang kaliwang braso at bumagsak sa lupa sa isang spray ng dugo. Tagumpay. Ang magkasanib na pag-atake ng lahat, kabilang ang buong puwersa ng kanilang mga trump card, ay sa wakas ay nagbunga ng mga resulta. Gayunpaman, biglang napuno ang mundo ng isang pakiramdam ng pagkabalisa. Naputol ang kanang kamay, ngumisi ang dakilang demonic na Diyos, kayong lahat, mamatay para sa haring ito. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, isang nakakatakot na aura ang sumabog mula sa nahulog na naputol na kamay at kasabay nito, bigla itong nagsimulang mamaga. Ang mga mag-aaral ng lahat ay lumiit sa laki ng dulo ng karayom sa isang iglap. Walang sino man ang umasa na ang dakilang demon god ay makakagawa ng ganoong panlilin lang sa isang pinutol na palad. Ang mga palatandaan ng pamamaga at ang mapanganib na aura na inilalabas nito ay walang alinlangan na nagpapahiwatig na ang dakilang demon god ay maaaring maging sanhi ng naputol na palad na ito na sumabog. Bagamat magdudulot ito ng malaking pinsala sa kanyang katawan, ang presyong kailangang bayaran ng Star Boundary ay mas malaki pa. Sa oras na ito, ang lahat ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito at walang sino man ang may kumpiyansa na makaligtas sa pagsabog ng naputol na kamay na ito. Kahit na mabubuhay man o hindi ang Star Boundary ay ibang usapin sa kabuuan. Habang bumabalot ang aura ng kamatayan sa Star Boundary, kumislap ang mga mata ni Zhan Wuhin na may bakas ng kalungkutan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at inilagay ang kanyang sariling buhay sa linya, ngunit nabigo pa rin siyang iligtas ang mundong ito. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang siyang mabuhay at mamatay kasama ng mundong ito. Sa halip na umatras, ang Iron Blood Great Emperor ay sumugod patungo sa Great Demonic God na may kalmadong ekspresyon, hinihahanda ang kanyang huling hakbang sa pagpatay. Sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa tabi ng naputol na kamay, hinawakan ito, at nawala sa isang iglap. Malinaw na nakikita ng lahat na ang figure na biglang lumitaw ay walang iba kundi si Yang Kai. Siya lamang, na nagalinang ng mga prinsipyo sa kalawakan, ang maaaring dumating sa oras sa kritikal na sandaling ito. Walang ibang may ganitong kakayahan. Sa sandaling ito, walang alinlangang dinala niya ang mapanganib na pinutol na palad sa bitek sa kawalan. Sa susunod na sandali, ang espasyo kung saan nawala si Yang Kai ay biglang yumanig ng malakas at isang itim na tuldok ang lumitaw doon. Ang itim na tuldok na ito ay mabilis na lumawak, kumakalat ng husto sa lahat ng direksyon, at sa isang kisap mata, nilamon na nito ang isang malaking bahagi ng The Void. Natigilan ang lahat habang nakatitig sila ng walang laman sa itim na void na lumalawak pa rin. Kahit na naroroon ang isang malakas na kalaban, sila ay tulala pa rin. Ang kumakalat na kawalan na ito ay walang alinlangan na ang kapangyarihan na ginawa ng pagsabog ng naputol na palad. Direktang naapektuhan nito ang mundo ng Star Boundary sa pamamagitan ng mga bitek sa kawalan. Ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang naisip. Kung ito ay talagang sumabog sa Star Boundary, ang buong Star Boundary ay maaaring gumuho at hindi na umiral. Sa kabutihang palad, dinala ni Yang Kai ang naputol na kamay sa The Void sa huling sandali, na iniligtas ang mundong ito sa pinakamapanganib na sandali. Ngunit paano si Yang Kai?
Ang lakas ng pagsabog ng naputol na kamay ay napakalakas, kaya ba ni Yang Kai? Hindi niya kaya, walang sino man ang makakalabas ng hindi nasaktan mula sa gayong nakakatakot na pag-atake. Sa sandaling ito, malamang na nadurodge na si Yang Kai. Kahit na ayaw nilang aminin ito, ang mga dakilang emperador ay walang pagpipilian kundi tanggapin ang malupit na katotohanan ito. Hindi, isang malungkot na sigaw ang umalangaw-ngaw sa langit at lupa, tulad ng isang kuko na umiiyak na dugo. Sa gitna ng mga tao sa ibaba, si Na Su Yan, si Yan Ning Chang, Shan Qing Luo, Zhu Yu, at Zhu Qing ay naghisteryosong sumisigaw. Kung hindi lang sila pinigilan ng mga katabi nila ay agad silang sumugod. Sa isang labanan sa pagitan ng mga dakilang emperador, bukod sa mga dakilang emperador, walang sino man ang maaaring makagambala, kahit ang mga huwad na emperador o mga ordinaryong divine spirit. Nakilahok lamang sina Tai Yu at Xiao Xiao dahil lubos nilang pinasigla ang sword strength ng kanilang ninuno sa Heavenly Punishment Palace, ibinalik ang kaluwalhatian ng kanilang mga ninuno noong sinaunang panahon at pagkakaroon ng lakas na maihahambing sa mga dakilang emperador. Gayunpaman, sa gayong labanan, si Tai Yu ay patuloy na itinutulak pabalik at ngayon ay ganap na naputol, ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi alam. Hindi na kailangang banggitin si Su Yan at ang iba pa. Nagmamasid sila mula sa ibaba sa takot sa lahat ng oras na ito. Nang makita nila si Yang Kai na duguan at nasugatan, labis silang kinabahan, ngunit nang makita nilang nasugatan ang dakilang Demon God, na puno ng pananabik ang kanilang mga puso. Sinong mag-aakala na bigla nilang masasaksihan ang ganitong eksena? Nang walang kahit kaunting babala, nawala sa The Void ang lalaking sasamahan sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang malambot na katawan ni Su Yan ay nanginginig ng husto. Hindi na niya maramdaman ang pag-iral ni Yang Kai, at maging ang koneksyon sa pagitan nila na hinding-hindi mawawala ay tuluyan nang naputol sa sandaling ito. Sa kabilang banda, umikot ang mga mata ni Dong Suzo at diretso siyang nahimatay sa lupa. Ilang araw na lamang ang nakalipas mula nang siya ay naging isa sa mga dakilang emperador, ngunit siya ay namatay ng napakabata. Hindi kaya siya na talaga ang pinakamaikling buhay na Great Emperor sa kasaysayan ng Star Boundary. Si Zhen Wuhen at ang iba pa ay nakaramdam ng kalungkutan sa kanilang mga puso, ngunit wala silang oras upang magdalamhati. Ang bawat isa sa kanila ay inayos ang kanilang mga emosyon ng mabilis hanggat maaari at walang pakundangan na umatake sa kanilang naghihingalong mga katawan. Ang Great Emperors of the Void ay bumagsak na, ngunit hanggat kaya nilang protektahan ang mundong ito, hindi sila magiging maramaw sa kanilang buhay. Muling umalangaw-ngaw sa buong mundo ang mga Dagendong. Ang mga paulit-ulit na banggaan at sagupaan ay kasing kislap ng mga bulaklak na naging dahilan upang manginig ang buong Star Boundary. Gaya ng inaasahan ng lahat, matapos putulin ang kanang kamay ng dakilang Demon God, agad siyang naging parang tigre na walang pangil. Hindi lamang bumagsak ng malaking margin ang kanyang momentum, maging ang kanyang mga pag-atake ay hindi na kasing bangis ng dati. Tila malaking pinsala ang naidulot sa kanya ng pagkawala ng kanyang naputol na kamay. Marshall Pick, Kabanata 3815. Namatay ako. Ngunit ganoon din ang nangyari sa mga dakilang emperador. Ang nakaraang magkasanib na pag-atake ay halos naubos ang lahat ng kanilang lakas sa pag-iisip. Walang nakakaalam kung paano magtatapos ang labanang ito hanggang sa pinakadulo, ngunit sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, kahit sino pa ang mananalo sa huli, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Ang mundo ay gumuho, ang world energy ay nasa kaguluhan, at ang enerhiya ay marahas. Sunod-sunod na figure ang sumugod patungo sa dakilang Demon God, na napaatras lamang, at pagkatapos ay sumugod muli. Ang pag-ikot ay paulit-ulit, namamatay ang mundo na pula sa dugo. Lumulutang sa kawalan, nahulog si Yang Kai sa isang kakaibang estado, na parabang nakalaya siya mula sa isang uri ng hindi nakikitang kadena. Ang kanyang buong pagkatao ay napuno ng malalim na pakiramdam ng katahimikan. Wala na siyang nararamdamang sakit mula kanina. Gusto niyang kumuyam ang kanyang mga kamao, ngunit nalaman niyang wala na siyang kapangyarihan. Gusto niyang igalaw ang kanyang ulo, ngunit wala siyang kapangyarihan. Bigla niyang nadiskubre na nawala ang kanyang katawan. Sa pagkataranta, naalala niya na dinala niya ang bilang palad sa kawalan at pagkatapos ay dumanas ng marahas na pagkabigla, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Ano ito? Nadurodge na ba siya? Medyo natulala si Yang Kai. Hindi niya nais na maging ang pinakamaikling buhay na Great Emperor sa kasaysayan ng Star Boundary. Katatapos lang niyang maging isa sa mga dakilang emperador, at napakabata pa niya. Marami pa siyang flow ang time Great Emperors na dapat sayangin. Nang maramdaman niya ang malaking krisis na nakapaloob sa putol na palad, nablangko ang kanyang isip, at isa lamang ang nasa isip niya. Bilasan mo at ilayo mo ang putol na palad, kung hindi, isang malaking sakuna ang bababa sa Star Boundary. Gayunpaman,
Nang ang resultang ito ay iniharap sa kanya, halos hindi ito matanggap ni Yang Kai. Nagsisiba siya. Honestly speaking, hindi naman siya masyadong nagsisi. Kung magagawa niya ito muli, kahit na alam niya ang resulta sa oras na iyon, ginawa niya ang parehong pagpipilian. Sa mundong iyon, may mga taong nagmamalasakit sa kanya, at mga taong itinuturing siyang pinakamahalagang tao sa kanilang buhay. Para sa mga taong iyon, ano ang mahalaga kung ang kanyang katawan ay durog-durog? Ngunit kung siya ay talagang nabasag, ano ang kasalukuyang sitwasyon? Nadurog na ang kanyang katawan, ngunit hindi nawasak ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang kanyang katawan ay dinurog ng putol-putol na palad, kaya paanong ang kanyang kaluluwa ay mananatiling hindi nasaktan? Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang espiritu ay hindi nakaranas ng anumang epekto at buo pa rin. Pagkatapos, napagtanto niya na ang kanyang espiritu ay hindi lumulutang sa walang laman na bitek. Sa halip, nagtatago siya sa stamen ng isang bulaklak na lotus na may pitong kulay. Ang mga talulot ay nakabalot sa kanya, na naghihiwalay sa kanya sa lahat ng panganib sa kanyang paligid. Soul-warming lotus, kaya ganyan. Ang soul-warming lotus ang nagprotekta sa kanyang kaluluwa sa nakatatakot na epektong iyon, na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Ang soul-warming lotus ay isang kayamanan ng langit at lupa na may hindi maisip na mga mahimalang epekto. Nakuha ito ni Yang Kai noong mahina siya at iniimbak ito sa kanyang knowledge sea. Pagkaraan ng napakaraming taon, ang soul-warming lotus ay patuloy na nagpakain sa kanyang divine soul, na nagpapahintulot sa kanya na palakasin ang kanyang divine soul nang hindi gumagawa ng anumang espesyal. Ang soul-warming lotus ay isang kayamanan ng langit at lupa para sa divine soul, kaya hindi nakakagulat na mapoprotektahan nito ang kanyang divine soul sa isang kritikal na sandali. Sa pag-unawa sa puntong ito, lumuwag ang puso ni Kai Yang. Hanggat ang kanyang kaluluwa ay hindi nawasak, kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay durog-durog, hindi ito magiging masyadong kakilakilabot. Sa pinakamasama, makakahanap lang siya ng katawan na angkinan tulad ng dakilang demon god at magsimulang muli. Gayunpaman, ito ay ang The Void Crack, at bukod sa kanya, kakaunti ang mga tao ang pupunta dito, kaya walang paraan na magkaroon siya ng katawan. Ito ay medyo mahirap. Sa sandaling ito, nang walang pisikal na katawan, hindi magagamit ni Yang Kai ang alinman sa kanyang mga kakayahan, kaya kahit na gusto niyang umalis sa The Void Crack, wala siyang kapangyarihan. Ano ang sitwasyon sa Star Boundary? Ang dakilang Demon God ay hindi na dapat kumapit ng mas matagal. Iniisip ko kung ang natitirang mga tao ay maaaring patayin ang dakilang Demon God at kung anong uri ng presyo ang kailangan nilang bayaran. Sa sobrang pag-iisip, si Yang Kai ay tamad na mag-isip tungkol dito. Matapos mawala ang gapos ng kanyang pisikal na katawan at tanging ang kanyang kaluluwa na lamang ang natitira, tila naging matamlay ang kanyang buong pagkatao. Kahit wala na siyang pisikal na katawan, naroon pa rin ang mainit na pakiramdam na nakapaligid sa kanya, na parang nakauwi na siya, na sobrang komportable. Mukhang hindi isang masamang pagpipilian na ipagpatuloy ang pagtulog ng ganito. Sa pag-iisip, unti-unting huminto ang pag-iisip ni Yang Kai, na parabang malapit na siyang mahulog sa walang hanggang pagkakatulog. Biglang sumilay ang isang mukha na may bahid ng luha sa harap ng mga mata ni Yang Kai at bigla siyang nagising, isang matinding takot ang bumabalot sa kanyang puso. Kumusta na si Soyan at ang iba pa? Nakita sana nila ang sitwasyon ko at malamang heartbroken ngayon. Kung hindi ako makakabalik, gaano sila kalungkot? Kailangan kong bumalik, kahit na wala akong pisikal na katawan, kailangan kong bumalik at sabihin sa kanila na ligtas ako. Hanggat maaari akong bumalik, mahahanap ko ang mga dakilang emperador upang pinuhin ang isang flesh incarnation pill para sa akin. Noon, si Tian Yan ay wala ring pisikal na katawan at umasa sa flesh incarnation pill para hubugin ang kanyang katawan. Kung magagawa ni Tian Yan, magagawa rin ni Yang Kai. Kung tungkol sa flesh incarnation fruit na kailangan upang pinuhin ang flesh incarnation pill, si Yang Kai ay wala nito sa ngayon, ngunit mayroong isang puno ng prutas sa hardin ng gamot ng kanyang sealed world bead. Noon, itinanim niya ang puno ng prutas na iyon sa kanyang hardin ng gamot, kaya hanggat maghihintay pa siya ng ilang taon, ito ay mamumukadkad at mamumangga. Sa pag-iisip, nagulat muli si Yang Kai. Paano ang sealed world bead? Sa loob ng mahabang panahon, ang sealed world bead ay itinago sa kanyang katawan, ngunit ngayong nabasag na siya, ang sealed world bead ay malamang nawala rin sa magandang kondisyon. Marahil ay nabasag na ito kasama ng kanyang pisikal na katawan. Sa pag-iisip, natarante si Yang Kai at nagmamadaling tiningnan ang kanyang paligid. Sa pagwawalis sa lugar gamit ang kanyang divine sense, nalaman ni Yang Kai na ang laman ay puno ng tinadtad na laman at sirang mga paa, pati na rin ang malaking halaga ng dugong gininto ang dugo. Ang durog kong katawan ay pangit talaga. Gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai.
Wala siyang nakitang bakas ng pagsabog ng Sealed World Bid dito. Napakalaki ng teritoryo sa loob ng Sealed World Bid. Kung ito ay talagang nabasag, tiyak na magkakaroon ng malaking bilang ng mga labi ng Sealed World Bid sa Starfield na ito. Dahil wala siyang nakita, nangangahulugan ito na dapat ay maayos ang Sealed World Bid. Hanggat maayos ang Sealed World Bid, maayos ang lahat. Maaari itong ituring na isang blessing in disguise. Umaasa sa hindi nakikitang espiritual na koneksyon, mabilis na natagpuan niyang kay ang Sealed World Bid sa gitna ng kaguluhan. Hindi naman ito masyadong malayo sa kanya. Nakalock sa Sealed World Bid gamit ang kanyang Divine Sense, ipinatawag niya ang Sealed World Bid sa Soul Warmang Lotus. Nag-transform sa kanyang Soul Avatar, kinuha niyang kay ang Sealed World Bid, hinalikan ito ng marahas, at bumuntong hininga ng may damdamin. Gayunpaman, hindi sa swerte na ligtas at maayos ang Sealed World Bid. Ang bagay na ito ay nakaimbak sa loob ng kanyang katawan sa lahat ng oras na ito, at nang pumutok ang putol na palad, ang pisikal na katawan ni Yang Kai ay naduraj, kaya maraming kapangyarihan nito ang dapat na natupok, kaya't hindi na dapat marami pa ang natitira doon, maaaring makaapekto sa Sealed World Bid. Ang Soul Warmang Lotus at ang Sealed World Bid, ang dalawang kayamanan na ito ay palaging kasama niya sa kanyang landas ng paglaki, kaya't wala sa kanila ang maaaring itapon. Walang pakialam si Yang Kai sa sitwasyon sa labas ngayon, at wala rin siyang kakayahang gawin iyon, kaya isinantebi na lang niya ang lahat at inisip ang kanyang hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang imbestigahan ang sitwasyon ng puno ng bunga ng pagkakatawang katawang tao. Talagang mahaba ang ikot ng paglago ng bagay na ito, at ayaw ni Yang Kai na maghintay ng libu-libong taon. Kung wala talagang ibang paraan, maaari na lamang niyang hilingin sa dalawang munting wood spirit na humanap ng paraan para mapabilis ang pagkahinog nito. Sa kanilang mga kakayahan, dapat nilang gawin ito. Sa isang pag-iisip, ang Soul Avatar ni Yang Kai ay tumakas sa Sealed World Bid at direktang lumitaw sa Garden ng Gamot. Narinig ni Namuzo at Mulu ang kanyang boses at lumapit, magalang na Yumoko, Guro. Wala silang nakitang kakaiba tungkol dito. Madalas pumasok si Yang Kai sa Medicine Garden kasama ang Soul Avatar niya, kaya nakasanayan na nila ito, kaya hindi nila inaasahan na sa pagkakataong ito, kahit na gustong pumasok ni Yang Kai kasama ang kanyang pisikal na katawan, hindi niya magagawa, kaya. Tumanggaw si Yang Kai at sinabing may mabigat na ekspresyon, ang iyong guro ay nasa problema, malaking problema. Gaya ng sinasabi, ang mga sundalo ay sinanay sa loob ng 1,000 araw upang magamit sa isang sandali. Ngayon na ang oras na kailangan ko kayong dalawa. Nagkatinginan si Namuzo at Mulu, ang dating ay nagsabi, Guro, hindi mo kami pinalaki kailanman. Silang dalawa ang palaging abala sa Garden ng Gamot. Maliban kung kailangan sila ni Yang Kai, hindi sila lalapit. Dahil sinundan siya ng 2 munting wood spirits, para silang 2 manggagawa. Bukod dito, sa tuwing nasugatan si Yang Kai, silang 2 ang tumulong na pagalingin siya. Hindi na mula ang Soul Avatar ni Yang Kai habang itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing, ngayon, kayong 2 lang ang makakatulong sa akin sa bagay na ito. Kung ano ang gusto ni Master na gawin natin, sabihin mo lang. Ang inosenteng si Mulu ay nasa sabik sa mga salita ni Yang Kai, nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao at naglagay ng posture ng debosyon hanggang sa kanyang huling hininga. Iniunat ni Muzo ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang noo, bumuntong hininga at umiling-iling. Nabugbog ako hanggang mamatay. Tiningnan sila ni Yang Kai na may seryosong mukha. Kinusat ni Muzo ang kanyang mga mata, ngunit biglang namula ang mga mata ni Mulu. Kinakabahan niyang sabi, ah, tapos anong gagawin natin? Master, okay ka lang ba? Hinampas ni Muzo ang likod ng kanyang ulo at pinagalitan, huwag maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga tao. Palakihin ang utak, okay. Pero, si Master ay binugbog hanggang sa mamatay. Walang pidyaw na pagtulo ang mga luha ni Mulu. Nainis si Muzo, kung patay na siya, paano siya tatakbo dito at kakausapin ka? Mubahagyang natigilan si Lu, ngunit sa wakas ay nakabawi siya at nasa sabik na sinabi, oo, oo. Lumingon siya para tumingin kay Yang Kai, Master, nagbibiro ka ba? Gusto ko ring magbiro sa iyo, ngunit ako wala ako sa mood ngayon. Nagkibit-balikat si Yang Kai, uulitin ko itong seryoso. Binugbog ako hanggang sa mamatay. Kumunat ang noo ni Muzo at tiningnan siya ng taas-baba, seryoso ka ba? Paano ito magiging peke, kung gayon ikaw? Ang haring ito ay may proteksyon ng Soul Warmang Lotus. Kahit na ang aking pisikal na katawan ay nawasak, ang aking Divine Sense ay hindi mamamatay. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at isang eksena ang lumitaw sa tabi niya. Ito ang eksena sa kawalan. Nang makita ang putol-putol na laman at sirang mga paa sa lahat ng dako, namutla ang 2 munting espiritu ng kahoy. Noon lang nila napagtanto na hindi nagbibiro si Yang Kai.
Ang lalaking ito sa harap nila ay talagang pinagdurog-durog. Master, masakit ba? Muling tumulo ang mga luha ni Mulo. Ang kalunos-lunos na eksenang iyon ay nagpanginig sa kanyang puso, hindi pa banggitin si Yang Kai na nakasama na noon. Anong gusto mong gawin natin? Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Muzo. Ang pagkawasak ng pisikal na katawan ng isang tao ay hindi isang maliit na bagay. Kung sino pa yan, sana namatay na sila. Tanging si Yang Kai, na may proteksyon ng Soul Worm ang Lotus, ang nasa medyo magandang sitwasyon. Ang prutas na nagkatawang tao ng laman. Diretso ang tingin ni Yang Kai sa kanyang mga mata, kailangan kong makahanap ng taong tutulong sa akin na pinuhin ang Flesh Incarnation Pill. Sinabi ni Muzo, ang bagay na iyon ay tumatagal ng 1,000 taon upang mamukadkad, 1,000 taon upang mamunga, at 1,000 taon upang maging mature. Hindi pa nagtagal mula nang ang huling prutas ay napitis. Kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 3,000 taon. Marshall Peak, Kabanata 3816. Naging puno ako, may paraan ba para paikliin ito ng mahabang panahon? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Kahit na nahulaan na niya na mangyayari ito, naramdaman pa rin niya ang pananakit ng ulo nang sabihin iyon ni Muzo. Susubukan ko. Pagkatapos sabihin ito ni Mulo, tumalikod siya at lumipad sa kailaliman ng garden ng gamot. Sa hitsura nito, ayaw niyang mag-aksaya ng kahit isang sandali at tiyak na susubukan niya ang kanyang makakaya upang paikliin ang panahon ng paglaki ng Flesh Incarnation Fruit. Si Muzo ay lumingon sa likod at mapait na ngumiti, kahit nasubukan natin ang lahat, maaari lamang nating paikliin ang oras ng kalahati ng higit. Kung gayon iyon ay 1,500 taon. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapanganga ang kanyang mga ngipin. Gaano katagal iyon, ang Flow ng Time Great Emperor? Kahit na ang paghihintay ng 1,500 taon ay hindi gaanong para sa kanyang kasalukuyang paglilinang, siya ay nabuhay lamang ng higit sa 100 taon, hindi kahit 200 taon. Sa paghahambing, ang 1,500 taon ay medyo nakakatakot. Sino ang nakilala mo? Isang Demon Saint. Si Muzo ay medyo curious kung sino ang pumatay kay Yang Kai. Siya ay mas malakas pa sa 1 Demon Saint. Ngumiti ng mapait si Yang Kai. Iyon ang dakilang Demon God, at ang lahing demon sa buong demon territory ay isinilang dahil sa kanya. Sa isang utos, ang Demon Saint ay hindi sinasadyang sumunod, at ang ilan ay lalamunan pa nga niya ng walang pagsasaalang-alang sa kanilang sariling kaligtasan. Napabulala si Muzo, talagang may ganoong tao sa mundong ito. Pagkatapos ay sumagot si Yang Kai, tama, nabuhay siya kung sino ang nakakaalam kung ilang taon na. Ang kanyang sitwasyon ay halos katulad ng sa akin. Nawasak ang kanyang pisikal na katawan, ngunit nakaligtas ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang taong iyon ay walang soul worm ang Lotus, kaya paano mabubuhay ang isang kaluluwa lamang sa loob ng 10,000 taon? Hindi kaya napakalakas ng kanyang kaluluwa na hindi ito masisira. His 10,000 taon. Lalong nabigla si Muzo. Ang kaluluwa ay isang napakamisteryosong bagay. Kahit sinong nilalang ay magkakaroon ng kaluluwa, ngunit ang kaluluwa ay napakarupok din. Gaano man kalakas ang isa, walang ang proteksyon ng isang pisikal na katawan, sa sandaling malantad ang kanilang kaluluwa, hindi magtatagal na mawala ang kanilang kaluluwa. Kahit na ang isang kasing lakas ni Tian Yan ay kailangan munang buuin ang kanyang pisikal na katawan kung gusto niyang umalis sa Divine Ascension Mirror. Nahirapan si Muzo na isipin kung paano mabubuhay ang isang tao na walang katawan sa loob ng 10,000 taon sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang kaluluwa. Bukod dito, ang taong iyon ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Demon Saint. Anong uri ng pag-iral siya? Tulad ng bubuksan na sana niya ang kanyang bibig para magtanong, nakita niyang nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai, nag-aalalang tingin sa kanyang mukha, at tila may binubulong ang kanyang bibig. Nakinig ng mabuti si Muzo at narinig niyang kinakausap ni Yang Kai ang kanyang sarili. Immortal at hindi masisira, immortal at hindi masisira. Ang liwanag sa mga mata ni Yang Kai ay lalong lumiwanag. Bigla siyang tumawa ng malakas, paano ko nakalimutan? Ano ang tinutukoy ni Master? Natarante si Muzo. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Yang Kai na nagpasaya sa kanya. Tiningnan ni Yang Kai si Muzo na may nagniningning na mga mata at same time na sinabi, immortal at hindi masisira, immortal at hindi masisira, hindi ka ba naisip ng isang bagay? Tila may nahawakan si Muzo, ngunit bago pa siya makapag-react, ang soul avatar ni Yang Kai ay lumutang sa gilid at maya-maya ay dumating sa harap ng isang maliit na puno na kasing taas ng isang tao, tinitigan ito ng may nagbabagang tingin. Kakaiba, walang ni isang dahon sa maliit na punong ito. Ito ay napakahubad na tila ito ay maaaring mamatay anumang oras, ngunit sa kabaligtaran, ang maliit na punong ito ay puno ng sigla.
Masasabing ang sigla ng lahat ng halaman sa buong hardin ng gamot na pinagsama ay hindi maihahambing sa kahit kaititing na sigla ng maliit na punong ito. Ang walang kamatayang puno, sumigaw si Muzo, naiintindihan kaagad kung bakit nasa sabik siyang kay ngayon lang. Ayon sa alamat, hanggat pinipino ng isang tao ang immortal tree, makakamit nila ang isang immortal at hindi masisira na katawan. Sa panahong iyon, mabubuhay sila ng kasinghaba ng langit at lupa at magniningning na kasingliwanag ng araw at buwan. Ang Wood Spirit Race ay isang lahi na nakipag-ugnayan sa lahat ng uri ng espiritual na mga bulaklak at halaman mula noong sinaunang panahon, kaya natural na hindi sila kilala sa alamat ng Immortal Tree. Gayunpaman, ito ay isang alamat lamang pagkatapos ng lahat, at walang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Maaari pang ang sabihin na bago makilala si Yang Kai, nag-alinlangan pa nga sina Muzo at Mulu kung mayroong isang bagay na gaya ng Immortal Tree sa mundong ito. Gusto mong pinuhin ito, tumingin si Muzo kay Yang Kai. Siyempre, tumanggaw si Yang Kai, bukod dito, mayroon pa bang ibang paraan? Ang Flesh Incarnation Fruit ay isang paraan, ngunit aabutin ito ng hindi bababa sa 1,500 taon. Hindi kayang maghintay ng ganoon katagal ni Yang Kai. Pero hindi mo ba sinubukan kanina? Kumunat ang noo ni Muzo. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, sinubukan ko ito noon, ngunit hindi kailanman sa ganitong estado. Marahil sa pagkakataong ito, magkakaroon ng hindi inaasahang sorpresa. Kung gayon, dapat kang mag-ingat. Hindi na nagsalita pa si Yang Kai. Dahil nakahanap na siya ng ibang paraan palabas, ano ang dapat pag-alinlanganan? Sa pinakamasama, mabibigo siya, ngunit ito ay mas mabuti kaysa maghintay sa paligid. Ang kanyang kaluluwa ang avatar ay naging isang dalisay na masa ng divine sense at dahan-dahang pumulupot sa immortal tree. Hindi nagtagal, ang buong immortal tree ay nabalot sa kanyang kaluluwa. Ang immortal tree ay nakuha mula sa isang kakaibang sealed world sa teritoryo ng Lower Starfield. Yang Kai, naalala ko pa na sa sealed world na iyon, may 7 kulay na divine bird peacock na nagbabantay dito. Ang katawan ng 7-colored divine bird ay nagbuga ng isang hindi magagapi na 7-colored divine light. Sa oras na iyon, naramdaman lang ni Yang Kai na ang divine bird peacock ay walang katulad na kapangyarihan, ngunit ngayong umakyat na siya sa posisyon ng mga dakilang emperador, kahit na sa mga mata ng mga dakilang emperador, naramdaman pa rin niya na ang divine bird peacock ay hindi magagapi. Tiyak na hindi iyon isang divine bird na dapat umiral sa teritoryo ng Lower Starfield, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung bakit ito lumitaw sa lugar na iyon. Matapos makuha ang Immortal Tree, maraming beses na sinubukan ni Yang Kai na pinuhin ito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang mga dahon ng Immortal Tree ay nagbigay daan sa kanya na magligtas ng maraming buhay, ngunit ang halaga na kailangan niyang bayaran ay ang buong Immortal Tree ay naging baog, na walang ni isang dahon. Dahil mismo sa kanyang paulit-ulit na pagtatangka na pinuhin ang mga dahon kaya hindi na pinansin ni Yang Kai ang Immortal Tree at itinapon pa ang alamat sa likod ng kanyang isip. Kung hindi nawasak ang kanyang katawan sa pagkakataong ito at nahulog siya sa isang desperado na sitwasyon, malamang na hindi niya naisip ang bagay na ito. Ang katawan ay hindi lamang isang proteksyon para sa kaluluwa, ngunit isang uri din ng pagpigil. Sa paglubog ng kanyang sarili dito, itinapon ni Yang Kai ang lahat ng nakakagambalang kaisipan. Ang pagkawala ng kanyang katawan ay isang malaking kawalan, ngunit pinahintulutan din siya nitong tingnan ang mga problema mula sa isang bagong pananaw. Ang lahat ng bagay sa mundo ay walang anyo, tulad ng buwan sa balon, tulad ng mga bulaklak sa tubig. Ang heavenly daw ay hindi permanente, ang heavenly daw ay pare-pareho, hindi nilikha o nawasak, ni dalisay o hindi malinis. Nagkaroon ng malaking takot sa pagitan ng buhay at kamatayan, ngunit sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng sarili sa isang patay na dulo maipanganak ang isang tao. Sa paglubog ng sarili dito, unti-unting naramdaman ni Yang Kai ang kaliwanagan. Sa Garden ng Gamot, namamangha si Muzo. Sa ilalim ng kanyang mga tingin, ang kaluluwa ni Yang Kai ay nakabalot sa Immortal Tree, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa na sumasailalim sa maliit na puno ng walang anumang pagtutol, mabilis na naglaho ng walang bakas. Parang nilamon ng Immortal Tree ang kaluluwa ni Yang Kai. Namutla sa takot si Muzo at nagmamadaling sumigaw, "Guro, guro!" Paano magkakaroon ng anumang tugon? Sa kanyang perception, hindi niya maramdaman ang aura ni Yang Kai. Talagang natarante si Muzo sa pagkakataong ito. Kung mawawasak ang katawan ni Yang Kai, may pag-asa man lang na mabuo itong muli, ngunit kung mawala man ang kanyang kaluluwa, talagang magkakalat ang kanyang kaluluwa. Hindi niya akalain na ang pagpino sa Immortal Tree sa pagkakataong ito ay magiging ganito. Kung alam niya ng mas maaga, pinigilan niya si Yang Kai kahit ano pa ang mangyari. Ang mga sigaw ay ikinaalarma ni Muzo sa kailaliman ng hardin ng gamot. Ang kanyang maliit na figure ay sumugod,
at pagkatapos magtanong tungkol sa sitwasyon, siya ay natigilan din. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagkatinginan ang magkapatid, niyakap ang isa't isa, at umiyak ng mapait. Sinabi ni Mulu, "Wala na si Master, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Umiiyak din si Muzu, at habang umiiyak, inaalo niya, "Huwag magpanik, dapat may aksidente. Imposibleng mawala siya ng walang dahilan." Sinabi ni Mulu, "Kung gayon kailangan nating humanap ng paraan para mailigtas siya ng mabilis." "Oo, mag-isip ka ng paraan, mag-isip ka ng paraan." Paulit-ulit na tumanggaw si Muzu. Nagkatinginan ang magkapatid, mabilis na umiikot ang maliliit nilang ulo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Muzu, "Wala akong maisip na paraan." Nagyakapan ang dalawang maliliit na bata at muling umiyak ng mapait. Nang pagod na sila sa pag-iyak ay unti-unti silang tumigil. Pinunasan ni Muzu ang kanyang mapupula at namamaga na mga mata at sinabing, "Kung nandito lang sana ang patriarch, dapat alam niya kung ano ang gagawin." Malungkot na sinabi ni Mulu, "Ngunit wala si Master, at hindi tayo makakaalis dito. Paano natin mahahanap ang patriarch?" Ang small-celled world ay may sariling mundo, at si Yang Kai at ang kanyang embodiment lang ang makakapagbukas ng mundong ito. Bagamat na natili silang dalawa dito ng maraming taon, wala silang kakayahang buksan ito. Kung gayon ay maaari lamang tayong magsumikap at maglinang. Kapag tayo ay malakas, maaari nating buksan ang mundong ito at makatakas mula rito. Pagdating ng oras, mahahanap natin ang patriarch. Habang nagsasalita siya, biglang inabot ni Mulu at hinayla siya. Tumingin si Muzu sa kanya at nagtanong, "Anong problema?" "Elder Sister Muzu, tingnan mo." Itinuro ni Mulu ang direksyon ng Immortal Tree. Tumingin si Muzu at hindi maiwasang magulat dahil ang mga sanga ng Immortal Tree ay marahang umuugoy na parang may naguunat. Dahil sa eksenang ito, nag-click ang mga tao sa kanilang dila sa pagtataka. Nagliwanag ang mga mata ni Muzu, "Magaling si Master. Walang hangin sa garden ng gamot, at ang Immortal Tree ay hindi pa gumagalaw sa loob ng napakaraming taon. Sa oras na ito, ang mga sanga ay sumasayaw. Malinaw, may kinalaman ito sa pagsasama ni Yang Kai sa kaluluwa nito." At sa ilalim ng atensyon ng dalawang munting wood spirits, ang mga hubad na sanga ay sumayaw ng higit at mas marahas, na parang nagsusungit, ang hangin ay dumadagandong. Sa sumunod na sandali, isang pamilyar na boses ang tumunog sa isipan ng dalawa, "Hoy, paano ako naging puno? What the hell is going on?" Ang boses na ito ay kay Yang Kai. "Master." Nanlaki ang mga mata ni Muzu habang hindi makapaniwalang tumingin sa Immortal Tree na nasa harapan niya. "Tama, ako ito." Sagot ng Immortal Tree habang sumasayaw ang mga sanga nito, puno ng depresyon ang boses nito. Walang paraan na hindi ito made press. Matapos sumanib ang kaluluwa ni Yang Kai sa Immortal Tree, bigla siyang nakaramdam ng isang uri ng paghihigpit na humantong sa eksenang ito. Kahit na gusto niyang pinuhin ang Immortal Tree at makakuha ng isang immortal at hindi masisira na katawan, hindi niya akalain na magtatagumpay siya sa ganitong paraan. Matapos mag-transform sa Immortal Tree, siya ay talagang immortal at hindi masisira, ngunit ano ang magagawa niya sa katawan na ito? Kung nakatagpo ba siya ng panganib, gagamitin ba niya ang mga sanga upang hagupitin ang mga tao? Not to mention, ang maliit na punong ito ay walang kahit isang dahon. Palaging nararamdaman ni Yang Kai na siya ay hubad. Ang pakiramdam ng pagiging hubad ay lubhang hindi komportable. Sa pagtingin sa nakakatawang eksena sa harapan niya, kahit alam niyang hindi ito ang oras para tumawa, hindi pa rin maiwasan ni Muzu na tumawa. Lumipad si Mulu at umikot sa paligid ng Immortal Tree, "Guro, guro, okay ka lang ba? Sa tingin mo ba okay lang ako?" Galit na tanong ni Yang Kai.